muli, ito ang inyong kakampi, kasangga sa lahat ng mabubuting bagay. Walang iba kundi si Doña Sally, Abad Concepcion, ang nagsasabi sa inyo na ang buhay pagkasama si Jesus ay napakaganda. Ano ba at dapat natin pag-usapan sa araw na ito? Nakatuwaan ko lang talagang mag-video sa oras na ito para sabihin sa inyo na napakaganda ng buhay, lalo pagkasama natin ang Panginoon. At pag natutunan natin na patuloy na magdeklara ng magagandang bagay, na anumang bagay na gusto natin mangyari, yun ang mangyayari sa ating buhay. Maraming nagsasabi, paano ba yumaman? Mga tanong ko rin dati yan kung paano ba ang yumaman. Parang mahirap, parang paano magsisimula. Pero isa lang bagay ang nasimulan ko, kung paano ako umulad. Noong araw, tanda-tanda ko, wala akong bahay, wala akong sasakyan. Malinis ang kapaligiran ng aking tahanan, napakalit na lugar, na minana ng aking asawa sa kanyang mga magulang, na maliit na kwarto na nandoon na lahat. Ang gamit ko lang, may isang dalawa kami silya, folding bed na lamesa, at pom na napulot sa basurahan, na kung titinan mo, tapakarimisirable ng aking buhay. Pero isang bagay lang pumasok sa isipan ko. Kung maaawa ako sa sarili ko, mas lalong mahirap yun. Kasi napakahirap na ikaw ay kinakaawaan. Kaya sabi ko, alam ko na ang kapaligiran ko, ang tingin ko napakaganda. At nangarap ako sa aking isipan na dito ko ilalagay yung aking mga kagamitan, yung aking television, aking refrigerator, lahat ng bagay na gusto kong magkaroon ako, inilagay ko sa aking isipan na darating ang araw, hindi ako mananatiling mahirap. Kaya kahit na sa sitwasyon ako na mahirap, mayroon akong galak dahil alam ko hindi ako mananatiling mahirap. Dahil naniniwala ako sa mga pangako ng Panginoon. Maraming tumatawag sa amin, maraming nagsasabi kasi bata ka ng asawa. Nag-asawa po kasi ako, 19 years old, at ang mas may edad pa ako na konti sa aking asawa. Wala naman po kaming minana, wala naman din kaming tinapos. 2 years secretary lang po ang tinapos ko dahil nangarap ako mag-asawa ng isang big boss. Nangarap ako magkaroon ng asawa na isang negosyante, mayaman. Yun ang laman ng isipan ko. At ang asawa ko din naman po, wala. May minana naman po siya, pero naman na po niya 8,000 pesos. Pero hindi naman po namin nasimulan sa negosyo agad yon. Kaya sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kawalan, ang isip ko ang naglalaro at sabi ko, yung lahat ng bagay na hindi ko kaya, naniniwala ko isang araw, darating at darating yon. Kaya ang unang nabago sa isipan ko, kaya umulad ang buhay ko, itong aking isipan. Pinaniwala ko ang isipan ko na sali, hindi ka mananatiling mahirap, may pag-asa dahil kasama natin ang Lord. At nung panahon na hindi ko pa alam ang salita ng Panginoon, 1980 hanggang 1990, miserable po talaga ang buhay ko. Marami na po ako naging anak dahil maganda nga ang inyong lola. Kaya nagkaanak po agad kami ng sunod-sunod, taon-taon nanganganak po ko. Kaya 6, sa edad kong 30 years old, tapos na po akong manganak. At sabi ko, marami sasabi, huwag akong manganak, palaglag ko yung baby, dahil wala naman kaming pampakain. Pero ang alam ko, yun yung mga alang asawa nagbubuntis, ako pa kaya na may asawa. At ayoko naman magkasala sa Lord na binigyan niya ako ng baby, papatayin ko naman. Kaya sabi ko, bahala, ang lagi kong dialogue, God will provide. Pakisabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka ng Panginoon, ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Kaya yung anak ko po ngayon, lahat ay malalaki na po, may mga asawa na sila lahat, lahat sila negosyante, lahat sila tapos ng pag-aaral, at hindi lang sila basta maganda, mga mababait po, at hindi nagkaroon ng mga bisyo. Dahil kung ano yung inilagay mo sa isip mo, darating ang araw, magkakaanak ako ng doktor, darating ang araw, magkakaanak ako ng pharmacy, darating ang araw, magkakaanak ako ng mga anak na professional, ako nga hindi professional, dati. Dahil undergraduate po ako, secretarial, pero tinapos ko yung course ko na business management noong 2018 lang po. Ganun po, katindi. Dahil pag may pangarap ka, yun ay gagawin mo sa tulong ng Panginoon. At kami mag-asawa ay magkasangga, magkakampi sa lahat ng bagay na mabuti. Kaya mula sa wala, nagkaroon. Dahil natutunan ko yung salitang sikreto na natutunan ko na ibabahagi ko sa oras na ito. Ang sabi ng Numbers 14:28, tao, buhay akong si Yahweh. Anumang narinig ko na pinag-uusapan ninyo,
yun ang gagawin ko. Kaya ang pinag-usapan namin sa aming munting tahanan, ang pinag-usapan namin habang nakasakay ako sa pedicab, ang ganda naman ng Pajero ko, ang ganda naman ng mga bahay ko, anumang bahay na makita ko na magaganda, sasabihin ko, yun ang bahay natin. Ang ganda ng bahay natin. Yung sasakay natin, ipinahiram lang muna natin. Pero sa totoo lang, wala kami sasakyan. At sabi ko, darating ang araw mga anak, mamili ka ng mga sasakyan mula Lunes hanggang Sabado, bibigyan tayo ng Panginoon. And God will provide. Ganun lang po. Mangarap po kayo at anumang pinapangarap ninyo, mangyayari. Kaya mula sa kawalan, nagkaroon. Kaya ang salita ng Panginoon, ang patuloy natin panghawakan, paniwalaan natin yung pangako ng Diyos na sinasabi niya sa Mateo 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added to." Doña Sally, pwede bang pakisabi mo sa katabi mo, Doña ka din. Kasi lahat tayo, Doña, lahat tayo mayaman. Kasi tagapagmana tayo, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya mababahagi ko sa inyo, baguhin natin ang ating mga isipan. Magdeklara tayo ng mga gandang bagay sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating pamilya. At kung ano man yung sinabi mo, yun ang gagawin ng Diyos. Kaya sabi ng Deuteronomy 30:19, piliin ninyo ang buhay at ang pagpapahala. At kung ano yung sinabi ng Diyos, sundin lang natin. Kaya ang buhay ko, eto, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti, at palakas ng palakas. Kaya yan lang pong simpleng ibinahagi ko sa inyo sa oras na to. Maniwala tayo sa ating mga sarili, kung paano pinatawad ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos, pinahalagahan ka ng Diyos, pahalagahan mo ang sarili mo. And God will bless you. Mabuti ang Diyos na nagmahal sa iyo, nagmahal sa akin, at patuloy ang pag-ibig ng Diyos mananahan sa iyo at mananahan sa akin forever. Kaya pakisabi mo sa sarili mo, I am fearfully and wonderfully made by God. Sabi nga sa Mateo 22:37, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength, love the Lord. Alam nyo yung kanta na yan? Pag i-meditate mo yan, inawit mo yan araw-araw, yung pag-ibig ng Diyos, ang patuloy na mananatili sa ating buhay. Yan po ay inawit ng aking kapatid na si Pastora Minya Malolos. Na patuloy na inaawit ko, oras-oras, bawat saglit, i-meditate ko. Dahil yung pag-ibig ng Diyos ay walang papantay. Hindi mo pwede ikumpara sa lahat ng bagay. Kaya kayamanan, sabi ng Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added. Lahat ng bagay, i-added lang, dagdag lang yon. Yung buhay mo, minahal ng Diyos, yung pagpapala, libre lang dadalo. Kaya yan lang po ang aking munting kaalaman na ibabahagi sa inyo. At muli, ito po si Doña Sally, Abad Concepcion, na nagsasabi sa inyo, ang buhay pagkasama si Kristo, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, at palakas ng palakas. Kaya mabuhay tayong lahat na mayroong pag-asa, walang imposible sa Diyos. God bless you, and more blessing to all of us.